What's up, mga kayo Cubs? Magandang gabi po muli sa inyong lahat, mga bayang kalorista. At syempre, narito po muli ang inyong lingkod, Master Lekim. At welcome back po muli dito sa ating Master Lekim TV. Bago ko po simulan itong ating maikling video ngayong gabi, mga bayang kalorista, make sure na dapat nakalike na po tayo, nakasubscribe, pakikita na rin po yung notification bell, at pakishare na rin po ito ating video para po maging updated po kayo sa mga susunod ko pa pong upload na video. At ngayong gabi, mga bayang kalorista, meron lang tayong maikling video para po sa mga dapat nating abangang kabayo at mga nasipot ko ito na mga meron na ginalawan na, maaaring makadihado, maaaring na rin pumayamad sa mga takbo kasi medyo nabisto na yung takbo, pero sana nga po yung iba rito makadihado. Alam po naman pong maraming mga diadista, mga bayang kalorista natin dito, at sana din po makatulong sa inyo sana next week. Ito, ilan dito ay makachamba. Alam nyo naman next week medyo maganda ating karera. Second leg ng Triple Crown. Sana po nagsitama po kayo ngayong araw po ng Linggo. Bagamat bahagyang medyo yamadi ating naging karera, pero nagbigay pa naman po ng 1,500 ata yung winner take all. Sayang wala akong Princess Belle. Hindi ko kasi kursunado si Princess Belle. Paisa ako eh. Pero kung paisa na lalo, baka nakachamba ako ng winner take all. First time kong tumaya eh. Kaso wala. 4-5 ako, Sky Magic ako dun, tsaka si Paisa. At pero siyempre, mga bayang kalorista, bago ko po simulan yung ating video, pasalamat lang po muna ako at shout out sa mga bayang kalorista na always pong nakatutok, suporta palagi dito sa ating YouTube channel. Ito, isa-isahin ko lang. Magandang gabi po, shout out po sa inyo kay Sir Jun Sanco na always nakatutok at nakasuporta sa ating mga upload na video. Shout out po sa inyo, maraming salamat. Ganon din po kay Sir Trainer Ruchi Ladjana. Yan, shout out po sa inyo, Sir Trainer Ruchi Ladjana. Kay Bro Jericho Namba. Ganon din po kay Tata Litz. Shout out po sa inyo dyan sa Europe. God bless po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong tiwala. Di tayo nakadali na itong mga nagdaang linggo. I hope sana next week po ay makachamba po tayo. Makabawi man lang. Medyo nasugatan na tayo ng husto. Ganon din, shout out ko rin kay Sir Roger Santiago. Kay former Jackie Edgardo Ramos, ito always present to, JB Palaya. Kay Ma'am Lolita Pepino. Ganun din kay Carrera Event, shoutout. Maraming salamat sa pagbisita dito sa ating YouTube channel. Kay Sir Elmer Windblown, shoutout po sa inyo. Kamusta po kayo, ingat ko yung palagi dyan sa ibang bansa. Ganun din, shoutout din kay Manuel Tandes. Kay Bonifacio Amper dyan sa IAMS OTV, shoutout sa iyo. Kay DJ JR, kay Romel Tumulak, at ganoon din po kay Ma'am Olivia Porch. Shoutout po sa inyo. At sa mga nanonood din po ha, at napadaan sa oras na ito, shoutout po sa inyo. Comment lang po kayo kung gusto niyo pong magpag-greet or magpa-bati sa susunod ko pong upload na video. At syempre, puntaan na natin kayo yung mga dapat abangan na yan matapos lamang po yung ating maikling intro. Kaya, let's go! Mga kayo Cubs! At gaya nga po nang nabanggit ko kayo sa ating intro, meron ako mga iilang kabayo rito na nailista. Maaari niyo pong ilista rin kung kursunada niyo po yung mga mababanggit kong kabayo. Yung iba po dito, mga nasa mababang grupo, maiden, na tingin ko mga kumukuha lang ng tamang tsempo at buwelo ng makadihado ng yummy dividends, mga bayang kalorista. Kaya ito, kung may hawak kang ballpen dyan at papel, ito, pakinggan mo na, ilista mo na yung mga babanggitin ko, mga dapat nating abangang kabayo. Let's go! Unahin ko lang sa aking listahan itong kabayong si Pendant. Ito, yung kabayo na ito. Sumusubok-subok ito. Kung natatandaan nyo nakaraan, lumucha pa ito kay Valued Friendship noong last race eh. Tingin ko, kumukuha lang din ng tsepo. Magamat may edad na itong kabayo na ito, pero nandun pa rin yung tapang sa unahan. Kaya tingin ko, anytime, pwedeng makachamba ito. Dumating itong pang-apat last time dun sa karerang napanalunan po nung kabayong si Mustang Sally. Ito naman isa to, si Prime Shredder. Alam nyo naman, madalas ito nakaka-long shot mga bayang kalorista. Nasigunda rin ito last time kay Heroes del... Heroes of Caloocan pala ito. Medyo, tingin ko, kumukuha lang din ng tamang tempo ito. Kung natatandaan nyo, last year nanalo ito, long shot mga bayang kalorista, itong kabayong si French Leather. Lipat naman tayo sa mga non-winner ito, 1200, kung sakaling mapapabayaan sa unang, tingin ko, baka makachamba kabayong bayanihan. Dumating itong pang-apat last time, yung sa karerang napanalunan naman po, nung kabayong si Service Deluxe, tingin ko, medyo may angking potential sa unang ito. Kung makakabuo ng kwartos, tingin ko, pwedeng makachamba ng dihado. Ganon din itong kabayo na to, maiden din, Memory of the Sun. Dumating din pang apat last time to, pero tingin ko, yun naman gano'n po yun sa kasi medyo malakas yung laban, anticipation yung tumalo sa kanya eh.
Pero last time, natarsera to mga bayang kalarisa. Tingin ko medyo ginagalaw-galaw na to. Itong kabayong si Memory of the Sun. Lipat naman tayo muli sa rating base na po to. Kabayong Misha na dumating ng pang-apat last time sa paralo po ni Antonio de la Muz. Alam niyo naman tong si Misha. Medyo pa... ano to, moody, kumbaga eh, minsan magandang tatakbo, minsan naman po, hindi maganda. Pero sana mga tiyempo po, pumakbo ng maayos to, na medyo dihado pa, baka makatsamba po. May edad na rin to, pero talagang, alam nyo naman yung tulis sa rimatin ito, kabayong Santa Ana kasi dati ito, itong kabayong si Misha. Ganon din tong kabayong na to, si Solomon Eni, na kahit ito, tingin ko, kahit malakas yung laban, pag kinalabit, tingin ko pwedeng makadihado to, pag binalik pa kay Kelvin na bobo. Last time, pang-apat din to. Doon naman sa karirang napanalunan nung kabayong si Lucky Strike. Eto, tingin ko, nagpagpag lang ng kalawang last time. No? Tung kabayong si Family Affair na dumating naman ng pang-anim last time. Doon sa karirang napanalunan po, nung nakababa ng grupong si Full Combat Order. So, si Family Affair, may angking tulin din sa unahan to. Last time, medyo sinubukan na kasi medyo naging mabilis yung pacing. Isa pa, ang lakas na naging ulan. Kaya tingin ko, hindi na rin ganong pinirasa pa. Pero next time, pag tumakbo, sana madihado tung kabayong si Family Appear. Ito pa isa, medyo tingin ko nabitin sa distansya last time sa Yao Kikai. Dumating naman itong Tarsera last time sa 1,000 meter. Ang lakas ang dating. O medyo nagkaugusan sa unan. Baka naka long shot last time to, bayang kalarista. Tarsera naman po ito dumating last time. Doon po sa karerang napanalunan nung yamadong si Ivan. Ito, medyo matagal na sa mataas na grupo. Tingin ko, eh, baka pabago-bago lang din yung running style niya. Itong kabayong si Sky Story. Na last time, Tarsera na din po dumating. Dun po sa karerang napanalunan ng kabayong si Batang Cabrera. Itong si Sky Story dati nung tumatakbo ito sa 3-year-old maiden eh, tsaka 3-year-old locally bred, bandera po ito. Pero this time, nagiging dirimati na po ah. Kaya tingin ko medyo malaki na rin yung in-improve, baka kumukuha lang din ng tiyempo. GBT naman tayo to, Pulang Lupa, mga bayang kalis. At tingin ko medyo hindi pa naman laos tong kabayo, kumukuha lang ng tamang tiyempo to. Talagang, alam nyo naman kung sino couple entry nito dati, si Concepcion, tsaka talagang mataas yung grupo nitong kabayo na to. Kaya tingin ko, anytime, pwede rin makalong shot to sa group based on time. Ganon din tong kabayo na to, na si Thermodynamics, na last time, dumating din pang apat. Dun sa karera ng pananunan ni Bossa Nova, last time, segunda siya kay Bossa Nova. Pero sumunod na takbo, dumating naman siyang pang apat. Tingin ko eh, next time, pa naglaban sila ulit, baka bawian na niya si Bossa Nova, mga bayang kalerista. Kaya yan, tandaan nyo po yan, si Thermodynamics. Lowest group naman, Iron Hook. Ito medyo ginalawan na last time, pinaririmati na rin. Dumating naman po pang-apat. Doon po sa karerang napanalunan, nung kabayong si Quincy. Itong kabayo to, dati matulin to eh. Kabayong Santa Ana rin kasi to eh. Pero siyempre, pagka nagkakaedad po yung kabayo, nagbabago rin po talaga yung takbo. Minsan dating di bandera, nagiging dirimati. Pansinin nyo nga po si Golden Buzzer. Ang tulin-tulin nun, pero ngayon nagiging dirimati na. Kaya to, abangan nyo na rin to ha, si Iron Hook. Time for music. Ito, tingin ko, bebenta na last time to. Medyo nabisi na takbo nito eh. Nasigunda to kay Clairvoyant. Grey Galloper Horse, medyo mababa na rin talaga sa grupo. Tingin ko baka, eto na, pumutok na yung kanyang maturing. Tingin ko pwede na makachamba to. Pero tingin ko mayayamado mga bayang karisa kasi sa ganda ng tinakbo po nung nakaraan. Itong kabayong si Time for Music. Eto, wag niyong kalilimutan mga bayang karisa, nasigunda to kahapon, Golden Jiraiwa. Nasigunda to kay Cherubing kahapon. Ang ganda ng tinakbo nito. Sabihin na natin hindi nakagraduate to ng maiden pero dito sa rating base to tingin ko pwedeng makalong shot to kahit medyo malakas ng konti yung grupo tingin ko eh medyo ginagalaw-galaw na eh talagang dirimati si kabayo kaya huwag niyo pong kakalimutan isama yan kahit sa mga DD1 man lang ha yung kabayong si Golden Jiraiwa. Eto pa sinubukan din kanina Empire Ruler medyo sinabay na rin sa unahan alam niyo ito may angkin tulin to dati eh. Pero kayo na medyo maganda rin tinakbo na isabay na sa unahan agad. Tingin ko eh, kumukuha lang din ng tamang tiyempo to sa grupo na to, wala nang bababaan na eh. Tingin ko eh, baka napapadihado lang ng husto. Kaya yan, huwag niyong kakalimutan yan, si Empire Ruler. Pang-apat naman po kanina yan, doon sa karerang napanalunan ni Princess Belle. Pangalawa sa ating huling nailista to, si Early Voting. Alam naman to si Early Voting, tumatakbo ng stakes race to. Tingin ko, baka nagpagpag lang ng kalaban. Kala ko, forecast kanina. Tama sana akong forecast kung siya pumorecast kay Diversity. Medyo maganda pa yung forecast. Nakabalik lang si Euroclidon. Tingin ko, medyo kulang lang si Kabayo. Tsaka, baka ibalik kay Patty. Si Patty kasi nakakagamit dito kay Early Voting. At ito yung aking huling nailista to, mga bayang kalorisa. Mataas din yung grupo nito. Kanina, last race, medyo malakas lang yung laban. Kaya di gano'n po inersa. Pero pag ito, binigay kay Michael De Jesus. Tingin ko, makamakachamba na. Success of time. Gamay na gamay ni Michael De Jesus to kabayo na to. Lalo na pag pinaporma niyo sa unahan. Talagang napakatapang nito sa unahan. Kanina kasi talagang di siya nakaporma eh. Inunahan kagad sila ni Cluster tsaka ni King James. Kaya to, next takbo. Tingin ko, baka nagpagpag lang ng kalabang.
Maaari nyo na rin sama to, lalo na pag 1200 din distansya. Itong kabayong si Success of Time. At yun po mga bayang kalerista at ating mga kayokab, sana po natandaan nyo po or nais tayo aking mga nabanggit na kabayo na sana din po makadihado ngayong linggo na ito, makapagbigay sa atin ng yummy dividends, kasi alam po naman lahat tayo ay tsumachamba lang ng makaasam ng yummy dividends at mapasama rin syempre sa mga tinatayan natin mga paboritong exotic best. Ako po kasi madalang po ako tumaya ng winner take all tsaka pick 6, pick 5 lang talaga tsaka DD1 po kasi medyo madali pagpipilian, 5-3 lang at pag nakadihado, medyo may dividendo na agad. Kaya yun lang po. Ganun lang po ako manaya. Tsaka tripe-tripekta lang po pag mga nagpupunta kami ng OTB nung kapatid ko pag pumapasyal kami. Hindi naman po. Libang-libang lang po mga bayang kalesa kasi sobrang dami rin ng gastusin. Kaya talagang tipid talaga kailangan libang lang o pampalipas oras lang. At yun po. Maraming salamat po pala sa sandaling oras ng pagtambay dito sa ating YouTube channel ngayong gabi mga bayang kalesa. Hanggang dito na lang po muli tayo. Magkita kita po tayo sa susunod pong upload na video para po sa ating group based on time racing analysis. Ito po muli ang inyong lingkod, Master Lekim, na always nagsasabi sa inyo na stay safe everyone. God bless bayang kalerista. Lalong-lalo na po sa mga solidong 100% diadistang mga ka-yo-cabs.